totoo po ang nakatala. Totoong totoo. Sabi ng pahayag, pakinggan niyo po. Mapalad ka o tao kung pinag-uukulan mo ng panahon ang karunungan. At dinidili-dili mo ang kanyang mga aral. Mapalad ka kung pinag-aaralan mo ang kanyang mga tuntunin at sinasaliksik ang kanyang mga lihim. Mapalad ka kung nagmamaman ka sa kanya na parang isang mamamaril. Di po ba yung namamaril? Ang inaabangan niya yung mga ibon? Alam niyo po ba yung mamamaril? Yung mamamaril ng ibon? Matama siyang nagtsatsaga, nagtitiis baga, na naghihintay siya ng babarilin niyang ibon. Sapagkat sa kanyang pagtitiis sa dawagan, sa kalawakan ng bukirin, kung saan kaburulan, na nagtutungo siya, titiis siyang nag-aabang ng mababaril niyang ibon. Ganon din po yung naghahanap ng karunungan sa Panginoon. Sa dakilang Ama, matamang kang naghahanap ng kanyang karunungan, matama mong pinag-aaralan upang matutunan mo at maisabuhay. Hindi yaong pinag-aralan mo lang kulang ka sa pagsasagawa. Wala pong buhay, walang silbi, ano man ang natutunan mo kaukulan sa karunungang pangkabanalan, kapag hindi mo ito sinabuhay, baniwala lamang. Kaya lang nagkakaroon ng buhay ang pag-aaral sa kabanalan kapag ikaw na natuto, minithi mong maisagawa, maisabuhay. Kaya kapag natutunan mo ang umasa ka sa Diyos at di ka pababayaan kailanman, kapag pinanaligan mo yan, magaganap po yan sa buhay mo. Subukan po ninyo. Subalit kapag umasa ka sa magagawa ng kapwa mo, pag nabigo ka, masasaktan ka sa inaasahan mo. Subalit huwag mong asahan ang kapwa mo at asahan mo ang Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para sa kapwa mo na sa'yo'y magmamahal at upang mahalin ka. Totoo po ba yan? Subukan po ninyo at magaganap sa inyo. Asahan mong may magmamahal sa'yo. Asahan mo ang kapwa mo na kapwa mo tao, kailangan mo. Subalit, masigit mong paniwalaan at pagtiwalaan ang Diyos mo na tinatawagan, sinasamba, inaasahan na may magagawa siya sa'yo. Na kapag yung ginawa niya ay hindi kayang gawin ng kapwa mo. Kaya napakahalaga ng karunungan ukol sa kabanalan ng Ama. Yung tinatawag na mataman, yung matyagabaga, magbata, magtiis, mataman mong hintayin ang karunungan at matututunan mo. Mataman mong hanapin at kakantin mo. Mataman mong saliksikin at mauunawaan mo. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa lahat ng nag-uugnay sa kanilang kapwa para lalo pang lumalim at tumibay, magpuri kayo sa Ama. Magalak kayo tuwina sapagkat di nyo damdamin niya, kundi mula sa kanyang damdamin niyaon. At kaya nyo nagagawa yaon, nabubuhay na ang pananalig niyo sa kanya. Nabubuhay na ang pagtitiwala niyo sa kanya. Nabubuhay na ang pag-asa niyo sa kanya. Binuhay na ng Ama sa puso mo dahil hinanap-hanap mo siya. At nang masumpungan mo, nagliwanag ang isip mo. Nabago ang damdamin mo. Nabuhay ang patay mong pagmamahal sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung ikaw na dating buhay mo ay hindi ka marunong magmalasakit sa kapwa mo, wala kang pakialam. Nagkakaroon ka na ng pakialam ngayon. Nagkakaroon ka na ng pagmamalasakit sapagkat natutunan mo sa Ama mo ang magmalasakit sa kapwa ay kalugod-lugod sa Kanya.
At kapag ginagawa mo na yan, patutunayan niya sa iyo na ang maging kagalak-galak sa kapwa mong ginawa mo, dudulutan ka rin ng galak ng sinasamba mo. Subukan po ninyo, mga kapatirang Divine Mercy, upang mapatotohanan nyo ang karunungan ng Ama'y walang maliw, ang salita niya'y walang kamatayan. Habang sinasabuhay mo yan, nabubuhay ng walang katapusan sa iyong katauhan. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapalad ka kung naninirahan ka sa kanyang piling at sa kanyang mga muog nagtitirik ng paltak. Ano po ba yung muog? Muog. Mahirap pong ipaliwanag. Muog katanggulan, tunay kang sandigan. Yung po bang wala siyang katibagan. Yung parang paltak ng kahit kaunti lamang ay nararamdaman mo siya ganon. Ano? Dahil nakatatak na siya sa'yo, buhay na siya sa'yo. Kaya mabubuo yung salitang muog katanggulan, tunay kang sandigan, ikaw ang tunay na kapiling ko sa araw-araw. Yun po, yung wala siyang kamatayan. Muog siya. Hindi po mugmug, ha? Baka kala niyo yung mugmug ng tinapay, mugmug na kanin. Muog! Ay, ewan ko po sa inyo. Basta, muog. Yung ibig sabihin yung matibay. Wala po siyang pagkawarak. Talagang buong-buo siya na madadama mo siya sa iyong piling. Na makakasama mo siya kahit hindi mo siya nakikita. Talagang buog mo siya tanggulan. Buong-buo mo siyang buhay. Buong-buo mo siyang kapiling. Buhay po ba ang Ama? Sa lilim ng karunungan, palalakihin mo ang iyong mga anak. Siyang magiging kanlungan mo sa init ng araw. Para kang nakapayong ano? Para kang nakasalindong. Ang Ama'y maaasahan sa tag-ulan mat tag-araw sapagkat ikaw ay kanyang kinukublihan. Binabalumbungan kanya ng kanyang lakas, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang liwanag. Kaya kahit napakainit ng mga dumadagsa sa iyong mga hagupit, siya ang iyong kanlungan. Buhay bang Ama? Kaya hindi mo nararamdaman. Pag ikay naglakad sa init ng araw at wala kang salindong, damang-dama mo yung pagdampi sa balat mo, no? Kapag wala ka sa Panginoon, damang-dama mo yung hirap ng buhay. Damang-dama mo yung hirap ng dinaranas mo sa buhay. Subalit kapag nandyan siya, handa kanyang saklolohan, handa kanyang bahaginan ng anuman na nararapat na dapat sa iyong buhay para makamtan mong ganap ang kanyang pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya sa mga nakadaman at nakasumpong ng totoong liwanag niya ng kanyang tunay na kaningningan, kahit na may nararamdaman, hindi yun iniinda, hindi yun kinatatakutan. Baliwala nilang dinaranas hanggang sa nahuhulagpusan na hindi alam, aba, magaling na pala ako. Aba, nalagpasan ko na pala ito. Katulad ni kapatid na, ayan, si kapatid na Espiritu, turo mo. Ayan po, ang di ninyo alam kay Apo Kunching. Pag nasa oras na Espiritu, tangalan nyo kayo siyan sa lupa eh. Ayan. O, para maalala niya, magtao muna, kapatid na Medi. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, ang pangalan nyo dito ay pangalang pangtao yan.
Pagdating niyo doon, wala na kayong pangalan. Na Medi, na Petra, na Maria. Ano nga pangalan niyo doon? Mga anghel na kayo ng Ama. Kaya nga, salang-sala, pigang-piga. Kailangan mapiga kayo, maging gata kayo, makinis na makinis, malinamnam na malinamnam, sapagkat doon, wala nang kasalanan. Kaya, pinagsusumakita ng Espiritu na ang kanya ay makuha upang maging walang dungis pagharap niya sa Ama. Buhay ba ang Ama? Anong silbi, anong saysay ng natutunan mong? Oh, sabi niya, mapalad ang taong hindi nadudulas sa pananalita at di nababagabag ng kanyang mga sinabi. Totoo po yan. Kung nililimin mo lahat ang sinasabi mo, wala kang babagabagi na, ba't ko ba nasabi yun? Ay dahil sa sinabi ko, nag-away sila. Dahil sa sinabi ko, nagkahiwalay sila. Yaon yung mga taong di muna sinusuri ang may dudulot na mali sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga po, halimbawa, kung nakaangkop ka na sa kabanalan, kasama ka sa kabanalan, at ikaw ang naging batik sa kabanalan, magsisi ka man, may batik na, di ba? Kaya yung mga taong nagpapakaganap at nagpapakatotoo, sinusuri lahat ang sinasabi upang hindi magkabatik ang anumang naging banal na tinanggap niya. Kaya mapapalad, purihin niyo po ang Ama kung sa tinay batid ninyo ang sinasabi ninyo na hindi kayo mababagabag dahil alam nyo, tama tumpa para sa Ama. Buhay ba ang Ama? Napakarami po ng mga salitang iyaan na kung pagninilayan po ninyo, sadya namang pinatototohanang may langit, may impyerno. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo may langit at impyerno? Kaya nga kayo naririto para lilisin kayo at makaparoon sa langit, di ba ga? Sapagkat kung doon kayo sa isa't tutungo, hindi na kailangan ito. Wala nang kailangan pang gawin para kayo ay linisin doon, sapagkat yun ang kailangan doon. Ang marumi. Kaya alam niyo po ba, sa istorya ni Lazaro at ng mayaman, sino ang mapalad? Sa lupa, ang mapalad ay si mayaman. Sa wakas ng buhay, sinong naging mapalad? Si Lazaro. Sapagkat pinatototohanan na ang pakikitahan sa sanlibutan ay pansamantala lamang. At ito ang hinahanda ng Kristo, at itong pinaghahanda ng Kristo, ang kayo ay ipaghanda sa paroroonan, hindi sa sanlibutan lamang. Buhay ba ang Ama? Ano ba yan? Nagkakaumpuga na kayong mga bata. Kaya, ang pinakamabuti at pinakamaligayang buhay, yaong, ang masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Nang panahon itong si Lazaro, mas gusto pa nung mayamang itapon ang kanyang pagkain. Kaysa dito kay Lazaro ibigay na inihimod-himod na lamang ng aso ang kanyang mga sugat sa tabi ng kanyang tarangkahan. O sulong po, pag-aralan ninyo. Kumisan sa restaurant para hindi magaya yung recipe o kaya ay may kanya-kanya silang katiran, gusto pa itapon sa basura kaysa pakinabangan ng tao.
Misa naman, hindi na sa restaurant, sa buhay na lang ng tao, magluluto ng napakarami. Pagkatapos, yung labis, itatapon sa basura. Diyan napapatotohanan ang pag-ibig sa kapwa-tao. Sapagkat kung may pag-ibig ka, di ba't mas nanaisin mo, itama mo lamang ang sarili mo, makatulong ka sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa mga nagsusumakit at nagsusumikap na gawin ang tama sa buhay at gawin ang nararapat para sa Ama, mapapalad kayo sapagkat alam nyo ang tama at tumpak na gawa. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagbahagi lamang ng karampot para maragdagan po, bukas magsimba kayo. Buhay ba ang Ama? Apo, kung chinkiluper sa muyata kami, hindi po. Kaya lamang, ang sabi nga, kung nagtanim ka ng isang buto at nanahan ka lang sa isang buto, ang magiging bunga ng 10 buto mong itinanim sa iisang ikumpara mo, mas marami kang aanihin sa 10 buto sa iisang buto. Talinghaga po yan. Bahala na kayo magbigay. Pagpapahayag, kung gusto nyo naman po, papaliwanag pa rin. Kapag umani ng 10 mangga ang isang butong mangga na tinanim mo, kung masipag kang magtanim at nagtanim ka ng nagtanim dahil gusto mong maraming anihin, tigsa 10-10 na lang, kung nagtanim ka ng 10, ilan na yon? 100 na. O ibase mo sa isang tinanim mo na 10 lang inanim mo. Ang tao po, kapag may karampot na siyang karunungan, yun na lang pinagmamagaling. Ayaw niya nang makinig sa kapwa niya. Ayaw niya nang pakinggan ang kapwa niya. Ang pinaira lang sarili niyang galing. Alam ko na kaya, makikinig pa ako. Nalaman ko na yan, bakit ko pa yung pagtitiis ang pakinggan? Hindi po, pakatandaan po ninyo, habang nakikinig ka sa kapwa mo na mabuti mapupulot mo, marami ka ring makukuha. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po yung taong madamot? Naku, Eka, ba't kayo pupunta ron? Ba't kayo, Eka, makikinig doon? Ano, Eka, mapapala niyo? Iba naman, Eka, silang reliyon. Iba naman, Eka. Hindi po. Kayo, magpunta kayo kahit sa ang reliyon. Bakit? Sapagkat ang Kristo, nagpupundasyon dito sa lupa ng tama't tumpak, pero, sabi ng tao, subalit, hindi sakim. Hindi naging sakim. Hindi sinabing, sa akin lang kayo makinig. Kundi anong sinabi? Magpakatotoo kayo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya ang tao'y binigyan ng kalayaan. Bakit kang magtatakot na yung tagasunod mo'y pumunta sa isa? Hindi ikaw ang magpipigil sa damdamin ng kapwa mo at hindi ikaw ang magpapasibol ng damdamin ng kapwa mo. Ang Diyos na kinikilala ng bawat isa. Buhay ba, Ama? Kung wala ka namang pakinabang doon sa pagpipigil mo at gusto mo ipagpaparami, bakit? Ba't hindi mo pabayaan ang kapwa mo? Mamahal, yan ang pagkakamali ng marami. Hindi nila gustong kuhanin ka, makuha ka. Bakit? Kung totoo ka sa Ama, hindi ka matatakot na maiwan ka at mawalan ka. Sapagkat alam mo, lagi mo siyang kasama at lagi kanyang bibigyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Lamang, hindi makuha at maunawa ng iba ang tunay na ugat at kalaliman. Kaya nalilito. Kung nasa Panginoon mo nang tinatawag ka, kung nasa damdamin mo nang Panginoon mong sinasamba, kahit sinong magpalito sa'yo, hindi ka malilito. Sapagkat diretso ka na sa Kristo mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Kung pipigilin kayo
Ibig sabihin, hindi totoo ang tinutunguhan nyo. Subalit kung bibigyan kayong kalayaan at kayo rin ang may sentido kumon para pagnilayan nyo ang lahat, mayroon kayong damdamin para suriin yung totoo, mayroon kayong karapatan. Huwag lamang sa kamalian. Malaya ang tao, gawing malaya ang puso nyo. Huwag nyong kimkimin at itago ang masama para nang sa gayon makalaya. Buhay bang Ama, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Huwag kayong tutulad sa iba na nagsasalitang, tama ako, kaming totoo, kami ligtas, walang makapagsasabi kahit na sino, pakatanda ninyo. Ang Kristo'y tagapamagitan lamang, ang Ama ang kahatulan. Buhay bang Ama? Yan ang totoo tumpak na aral. Ang Kristo'y tagapamagitan lamang. Sa pangalang Kristo, daan ang katotohanan ay matututunan kung susundin mo ang pasimula at ang wakas na kanyang mabuting gawa. Mula sa Ama hanggang sa Anak. Subalit, ang Ama ang kahatulan, Ama ang titimbang kanino mang anak niya. Pakatandaan niyo mga mahal, kaya ang sino man sa inyo, malaya niyong gawin ang nararapat, subalit ang di dapat pag-ukulan niyo at pagnilayan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekaramenayahan na. Nekaramenayahan na. Nekaramenayahan na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ako po, maraming nag-i-invite sa akin sa Facebook. Nasilipin ko yung... Hindi ako sumasagot kasi wala akong oras dun eh. Wala akong oras na makipag-chat. Ang oras ko ay kulang na kulang eh. Magsisilip pa ako. Tama na, silipin ko yung mga message ng mga alagad. At saka yung pag may oras, sumilip doon eh. Magkumustat, mag-ano sa mga kapatiran. Tama na yun. Kasi habang dinadamihan mo yung sakop mo, lalo ka lang malilito. Tama po ba? Habang sinasakop mo yung bakura ng may bakura, lalo kang magugulo. Sakupin mo lang sarili mo. Tama na yun. Buhay ba ang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Baka wini ka niya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di kayo. Tingnan nyo nga po yung sampagitan, no? Merong nagkukulay violet bago siya matuyo.
merong nagkukulay brown. Talagang napakadakila ng Ama. Napakabuti niya. Ang isang kulay na pag iiba niya ng kulay. Kaya kayo po, ang inyong isang katauhan, mapapakulay niyang tuwira ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung magtitiwala lang kayo, magiging makulay ang buhay niyo. Kaya po may pananampalataya eh, para buhayin ang pag-asa. Tama po ba? Pag buhay ang pag-asa mo, liligaya ka tao. Pag patay ang pag-asa mo, sigurado laging malungkot ka't naka-ninoy. Buhay po ba ang Diyos? Naku, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. May tanong po ba kayo? Wala. Dahil wala kayo itatanong. Ako rin po takot nang magtanong eh. Napakabuti ng Ama. Ika nga. Tingnan mo nga naman ang buhay oh. Lima yan, Cecilia, bilang na bilang ko yan. Napakabuti po ng Panginoon. Bukas po, maririnig niyo ang karagdagang pag-uulat. Karagdagang mensahe sa banal na salita. Si Lazaro at ang mayaman. Bukas po, pakinggan po ninyo. Masarap kaya maging mayaman? Kung nagpakasarap ka na dito sa lupa, alam niyo po, ang ibig sabihin po kasi ng Panginoon, natikman mo na lahat ang sarap dito. Subalit hindi mo ako nakilala, hindi mo ginawa ang tama para sa buhay mo. Ano pang hinihintay mo sa akin, anak ko? Doon ka sa impyerno. Nahirapan ka dito, ngunit kinilala mo ako, tinanggap mo. Sigurado, doon ka, anak ko. Alin po masarap? Alin po masarap? Yung dito, dumaranas ka man kumisa na parang kala mo, hindi ka na makatawid. Subalit, inihahanda ka lang pala ng Ama mo sa mabuti mong kalalagyan upang tamasahin mo ang tunay na kanyang pagpapala. Yaon yung tinatawag na glorious and victorious. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pag-asa at liwanag kayo upang sa gayon kung papaano nagahari ang Ama, Anak at Espiritu sa buhay nyo, magampanan niyong tuwira ng nararapat para sa kabubuti ng puso't isipan ninyo, gayon din kung paano kayo makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at sa kanyang kagustuhan. Upang sa gayon, di na kayo marapat pang magtanong at maraming katanungan, kundi kayo mismo itutugunin ng Espiritu kung paano makapamuhay ng may galak, gayon din ang pamumuhay na may liwanag. Sumayin niyong pagpapala, mga minamahal. Mayo kayo sa kaligtasan, sa daan, hanggang tahanan. Ay, kapit. Buhay po ba ang Diyos? Ay.